Susan, anong ginagawa mo? Inaayos ko yung mic para doon sa aking ano, ASMR, yan. Ah, nakiki-genzy ka ba? Oh, bakit naman eh, genzy naman ako? Di ba? So ito kasi meron akong chicharon dito. Titingnan natin kung gaano kalutong ang chicharon na ito sa pamamagitan ng ASMR. Oh? Rinig ba? Malutong nga. Ibig sabihin, bagong gawa. Tingnan ko nga ito. Tingnan na natin yung maliit. Aba! Nako! Teka lang. Tigilan na natin ito at mauubos ko na yung chicharon na to. Pero bago, may suka ba tayo? Wala ba suka? Sa lutong pa lang, matatakam ka na. Sabayan mo pa ng sukang sausawan. Abay panalo sa panlasang Pinoy. Kaya naman ang dating janitor noon, ito ang naging susi sa kanyang tagumpay. Simula na nag-chicharon ako, sir, nagkaroon ako ng alwal sa buhay. Alwal sa oras, alwal sa bulsa. Ngayon ay kumikita na siya ng 6 digits kada buwan dahil sa tone-toniladang chicharon. Bago maging chicharon, kailangan munang dumaan sa mainit na mantika ang balat ng baboy bago makuha ang tamang lutong nito. Ganito rin maihahalin tulad ni Wyatt Noblesa ang kanyang pinagdaanan sa buhay bago niya nakamit ang pinapangarap na pag-asenso. Iba't ibang trabaho ang sinubukan niya, kabilang na rito ang pagiging janitor sa airport. Mahirap maging employee, sir. Isang kahit sa tuka. Hindi pa dumadating yung sahod mo, ubos na. Sa mga panahong kapos daw siya, sa chicharon daw siya madalas na uwi. I am a chicharon lover. Sobra. So usually, minsan pag gusto ko maitawid yung isang buong hapon ko, bibili lang ako worth 20 pesos na chicharon sa tindahan. Ulam ko na yon, kamatis, suka na lang ulam. Nang maisipan niya magluto at magbenta nito, agad daw siyang nanood ng mga video ng pagluluto nito online. At nakakuha siya ng kaalaman at inspirasyon mula sa programang Pinasarap. Kay Ma'am Cara David, Pinasarap. Kay The Voice ng Bulacan, yun ang ating idol. Sana, siyempre, ini-inspired mo rin yung sarili mo. Someday, magiging ganito rin ako. Someday, kailangan kong maging ganito. 7,000 piso ang naging puhunan ni Wyatt nang magsimula. 10 kilo every 3 days. Binibilad ko pa nun. Pinapaarawan ko para ma-dehydrate. Mga 3 days, lalabas yung output niya. Kikita ko sa mga 1,215. Pinaikot daw niya ang kanyang bawat kita hanggang sa lalo pa itong lumago. Inugali na rin daw ni Wyatt ang panonood at pakikinig sa mga kwento ng ibang successful businessman. So yung mga sayings nila, iniintindi ko yon, ninanamnam ko yon, yung wisdom na natutunan din nila kasi lahat naman lang tinuturo nila is from their experience. Mula sa 10 kilong balat ng baboy, nakauubos na sila ng tone-tonelada nito kada linggo. Sa dami, banye-banyera ang kailangan nilang iluto. Ang isang sekreto raw ng masarap na chicharon ni Wyatt, ang baboy na gamit niya. 8% ng baboy na kanilang iniluluto, inaangkat pa raw niya mula sa bansang Espanya. Madaling lutuin, saka mas mabango. So napagtanto ko, mas alaga ang baboy sa ibang bansa kumpara dito sa ating bansa. Maganda yung lambot saka linamnam ng balat ng baboy nila. So ayan, meron tayo ditong 1 toneladang chicharon alabagnet na galing Spain yung balat. Tapos medyo dinelay lang natin yung process. Kung as you can see, meron siyang konting bubbles pa lang. Hindi pa siya totally napaputok. Inantala ang tawag sa baboy na minsan pa lang ipiniprito sa mantika. Makalipas ang 2 araw, bubusahin o pipirituhin ito muli para mas lumobo at lumutong ang chicharon. This is the very important sa pagpaputok ng balat. Hindi pwede yung half part lang ng balat is yung maluluto. So, kailangan balance. Sunod itong titimplahan ng pampalasa. Ilang sandali pa, luto na ang chicharon alabagnet. Pag sinabi sa Cavite, ala, mala. So, yung lasa kasi, lasang bagnet, tapos meron siyang laman. Pero, chicharon siya. Ang masarap talagang katerno nito ay suka. So, tingnan na natin pag isinausaw sa suka na may sili pa. Ano kaya? Ang sarap. Isa pa. Sarap. Sabi na, tigilan na. Ang sarap eh. Ay,
tigil na! Anak ko, mahirap magtimpe! Stop, hindi mo mapipigilan. Kailangan tigilan na lang. Cut! Ang lutong ng chicharon ni Wyatt, maririnig na rin sa buong bansa. Malibang kasi sa pagbenta niya nito online, may mga reseller sa iba't ibang probinsya raw sa bansa ang bumibili sa kanya ng libo-libong piraso nito. Ginamit ni Wyatt ang social media para ipakilala ang kanyang produkto. Sinarapan ko yung timpla, presentation, saka yung pag-engage para mas maapukaw yung attention ng mga nasa social media. Ang dating nagsimula lang sa maliit na kusina, heto na't may mas malaking paggawaan na ng chicharon at may mga katulong na rin sa pagluluto nito. Sobrang layo na lang si Wyatt 5 years ago, si Wyatt na present. So I'm always grateful talaga sobra. Sino bang magkakakala? Yung pinukpo ko, yung pinaghirapan ko, yung pinagtuunan ko ng attention, dadalhin pala ako sa ibang level. Kalahin natin yun, di ba? Through hard works, savings. Kaya raw niyang kumita ng 200 hanggang 300,000 pesos kada buwan. I'm very grateful kasi meron tayong savings, meron tayong insurance. Nakapag-drive na ako ng sarili kong sasakyan. Meron na akong home na masasabing magandang bahay talaga. Para kay Wyatt, mahalaga ang pag-iipon, negosyante ka man o empleyado. Matutong mag-ipon para someday, meron kang puhunan na magagamit. Biglang may pumasok, mag-sinkin na idea, opportunity na papasok sa'yo. Meron kang balang may ilalabas agad. To save and to risk and to roll your capital. Huwag daw matakot sumubok magnegosyo. Abusuhin nila yung internet. Aral sila sa internet, YouTube, Google, Facebook. Lahat ng information nandoon na. Absorb mo na lang, alamin mo na lang paano mo i-execute. Sa tunog pa lang, sino ba naman ang tatanggi rito? Pero hindi na lang ito pantawid gutom dahil sa laki ng pwedeng kitain dito, masasabi mong hulog ng langit ang chicharon.